Ang SpongeBob SquarePants ay isa sa mahalagang bahagi ng ating mga kabataan. Mula sa paglibot sa karagatan, para manghuli ng jellyfish hanggang sa pagluluto ng Krabby Patties. Ang masayang pakikipagsapalaran ni SpongeBob ay nagbigay kasiyahan sa ating mga buhay. Ngunit, meron akong nalamang storya. Ilan sa mga pagkakataon, ang masayang kalikasan ng palabas ay nagiging seryosong mapanira at naglalabas sa atin na madilim na tema. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang mga SpongeBob Darkest Moments. Ngunit bago ko ito simulan ay kung mahilig ka sa mga ganitong videos, huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga bagong uploads. At syempre huwag kalimutan i-like and share ang video. At baka naman pwede mo na rin i-click ang link sa comment section at i-like ang ating Facebook page. Number 1. SpongeBob's Brain. Nagsimula ito na maglaro si Mr. Krabs ng card laban kay Plankton. You don't know what it's like to be a loser. Sa madaling salita, si Plankton ang pinaka-lousy at kulelat sa paglalaro ng card sa Bikini Bottom. Sabi pa nga ni Mr. Krabs ay sa loob ng 15 years ay sunod-sunod niyang tinatalo si Plankton. Plankton is the worst card player in Bikini Bottom. Ngunit kinagabihan ay sinabi ni Mr. Krabs kay SpongeBob na siya ang natalo at kinakailangan ni SpongeBob na magtrabaho para kay Plankton. Ito ay dahil pinusta ni Mr. Krabs ang kontrata ni SpongeBob. Nang si SpongeBob ay ayaw magluto ng kahit na anong Krabby Patty para kay Plankton, napagdesisyon na ni Plankton na kunin ang utak ni SpongeBob at ilagay ito sa isang robot. Pero medyo kulang si Plankton sa galing sa brain surgery. Kaya sa huli, ang ulo ni SpongeBob ay nagkaroon ng bandage at mapapansin na hindi maayos sa mukha ni SpongeBob. At nagpapahiwatig ito na hindi successful ang surgery ni Plankton. At dito magiging dark ang episode na to. Hindi maiwasan na may bahagi sa ating imahinasyon na kung natanggal ni Plankton ang utak ni SpongeBob, ibig sabihin, ang dating katawan ni SpongeBob ay malamig na at wala na ang buhay. Number 2. Hallucinating Insanity. Grabe ang episode na ito at matatawag mo nga talagang isa sa mga darkest moments. Isang araw si SpongeBob ay kumuha ng kanyang driver's license exam at nauwi lang ito sa isang complete disaster. Ngunit si Mrs. Puff ang napagbintangan ng mga pulis at siya ang naparusahan ng pagkakakulong. Para kay Mrs. Puff ay maituturing niya itong isang bakasyon dahil makakatakas siya sa malaimpyerno niyang buhay. Wala ng SpongeBob at wala ng SpongeBob. Ngunit hindi ito naintindihan ni na SpongeBob at Patrick. Kaya naman sinubukan nilang iligtas si Mrs. Puff ng paulit-ulit. Nisip ng mga gwardiya na baliw na si Mrs. Puff dahil akala nila na imagination lang ni Mrs. Puff na itatry siya na itakas ni SpongeBob at Patrick. Kaya naman naisipan ng gwardiya na ilagay si Mrs. Puff sa isang solitary confinement. Sa lugar na yon ay talagang nawala siya sa katinoan. Ang mga pader na may phone sa kanyang seldang kwarto ay para bang yari sa Sponge at bawat isa ay kamukha ni SpongeBob na natawa. Sa huli ay nagkaroon si Mrs. Puff ng pagkakahalata sa mga bagay-bagay. Nakakakita siya ng aksidente sa simula ng episode ng paulit-ulit at oo, talagang nawala na siya sa kanyang sarili. Ang episode na ito ay natapos na may pagtanggap si Mrs. Puff sa kanyang kabaliwan. Ilang fans ang nagsasabi na ang madilim na episode na ito ay nagpapahiwatig na ang mga sandaling nasa kulungan ay mga hallucination lamang. Patuloy pa rin siyang nahuhulog mula sa bangin. Kaya kung ating mapapansin, natapos ang episode ng paulit-ulit siyang nahuhulog at wala tayong malamang kaalaman kung ano na ang nangyari sa kanya. Number 3. The Flying Dutchman. Sa episode na to, ang barko ng Flying Dutchman ay nagkaproblema at napilitan siyang manatili pansamantala sa pineapple ni SpongeBob. Sa simula ng episode ay sinubukan niya ang ilang nakakatakot na taktika para takutin si SpongeBob. Aking masasabi na nakakatawa ang mga scenes dito. Ngunit ang episode na ito ay umabot sa isang talagang nakakatakot at nakakakilabot na bahagi.
Nagpakita ang Flying Dutchman bilang isang malaking ahas na may oversized at nakakatakot na ulo ng sanggol. Ang kanyang ulo ay natunaw at naging isang rebulto ni SpongeBob na ang mga mata ay naging nakakadiring uod na puti. Matapos ang mga uod, sila ay bumagsak sa sahig at naglalakad na parang gagamba mula sa mga butas ng mata at bibig niya. Ang show na ito ay pambata, ngunit bakit merong mga ganitong scenes? Number 4. Body Part Business. Ang episode na ito ay pumunta sa madilim na teoryo ng ilegal na pagbebenta ng bahagi ng katawan ng tao. Ito ay nagsimula na masira ang shell ni Gary. At syempre, dahil nasira, ay kailangan bumili ni SpongeBob ng bagong shell. Pumunta siya sa isang dealer na tinatawag na Angry Jack. Alam naman natin na clumsy si SpongeBob, kaya sa hindi naasahang pangyayari, naibagsak lahat ni SpongeBob ang tindang shell ni Angry Jack. Ngunit dito magiging dark ang episode na to. Dahil nga nasira ni SpongeBob ang mga paninda ni Jack, ay humingi ito ng kabayaran. Ang dinaman niya na kabayaran ay parte ng mga katawan ni SpongeBob. Binigay ni SpongeBob ang kanyang mga kamay at binti, kanyang mata, at isang realistic na puso. At ang weird dito, nag-iwan ng mga tanong sa mga fans na kung ano nga ba ang gagawin sa body parts ni SpongeBob, lalo na sa kanyang puso. Number 5. Body Possession. Si Plankton ay kailanman hindi gagawa ng kabutihan. Palagi siyang may masamang balak. Sa Season 7, siya ay may bagong plano upang malaman ang sikreto ng Krabby Patty formula. Ginusto niya na makapasok sa katawan ni Mr. Krabs. Ngunit ang tadhana ay hindi sang-ayon sa kanya. Sa halip ay napasok niya ang katawan ni SpongeBob. Nakalikot ni Plankton ang mata ni SpongeBob at naging itim ito dahilan para magpanik si SpongeBob. Pagkatapos pinakailaman nito ang kanyang pandinig hanggang sa umabot na ito sa loob ng utak ni SpongeBob. Sa loob ng utak ay merong version ng tahanan ni SpongeBob na kumpleto ang lahat at makikita mo pa nga dito si Gary. Pero hindi pa rin ito sapat para sa mga plano ni Plankton. Kaya nagtanim siya ng isang aparato sa puso ni SpongeBob upang maging katulad siya ni SpongeBob. Ngunit naging epic fail ito dahil bumait si Plankton dahil na-absorb niya ang pag-uugali ni SpongeBob. Kalaunay, tumalsik siya papunta kay Patrick at lalo lang siyang nabaliw dito. Napansin ko na dark at weird ang storya na ito dahil pinasok ni Plankton ang nakakadiring laman loob ni SpongeBob para makuha lamang ang Krabby Patty formula. Number 6. The Frozen Body of Squidward. Ito ay isang madilim na sandali na may kinalaman sa paglalakbay sa panahon at isang yelo na may laman na walang buhay na nilalang. Una nating alamin ang katotohanan na si Squidward ay nasa loob ng isang freezer ng buong 2,000 taon sa loob ng Krusty Krab. Siya ay bumalik sa nakaraan at kalaunan bumalik din sa kasalukuyan. Kung papakinggan ay walang problema, diba? Pero huwag kang magpapakaligaw. Ang totoong nangyari ay merong dalawang Squidward. Isa ay bumalik sa kasalukuyan, ngunit ang isa ay nanatili sa loob ng yelong refrigerator ng Krusty Krab. Wala tayong idea kung paano nangyari to, pero sa palagay ko, hindi na natagpuan ang bangkay ni Squidward. Kaya't ang dalawang Squidward ay nasa loob ng isang refrigerator na tila naglalaman ng isang yelo na patay na katawan ni Squidward. At ang buong kwento ay mas magiging malala pa. Dahil sa isang episode ng SpongeBob SquarePants, sinabi ni SpongeBob na sinuri niya ang lahat ng mga freezer sa Krusty Krab. At alam naman natin ang IQ ni SpongeBob ay napakababa dahil baka nakita niya ang yelong katawan ni Squidward sa loob ng isa sa mga freezer at hindi ito nagrehistro sa kanyang utak. At ang huli sa ating listahan ay yung akala nila ay natapos nila ang buhay ng health inspector. Ihanda ang iyong sarili sa isa sa mga pinaka-dark moments ng SpongeBob. Sa umaga ay may bumisita na health inspector sa Krusty Krab at hinala nila na isa itong peking health inspector. Kaya ginawa nila ang tinatawag na Nasty Paddy na may kasamang pako, kuko at sebo ng kabayo. Bago pa makain ang health inspector, ay may langaw na pumasok sa kanyang bibig at nagdulot ito ng pagkakachok dahilan para makatulog ito.
Kaya naman inakala ni SpongeBob at Mr. Krabs na ang health inspector ay nawalan na ng buhay. Dito na sila nagsimula magpanik. Pagkatapos ng palitan ng sisi, ay nagpasya na sila na ilibing ang katawan. Bagamat hindi naman nawalan ng buhay ang health inspector, ang kanilang pagplano sa pagdispatcha sa katawan ng health inspector ay nakaambag para mapabilang ito sa isa sa mga pinaka-dark moment ng SpongeBob. Ikaw, ano ang isa sa mga dark moments mo sa SpongeBob? Comment down below. At syempre, kung mahilig kayo sa mga ganitong video, ay maglalapag ako ng mga video or playlist na baka interesado ka. So once again, maraming salamat at nagpapaalam, Dokumentador.